Okay. Isang mapagpalayang araw sa lahat, no? Di isang magandang umaga para dun sa mga taga Utrecht at isang magandang hapon naman dito sa Pilipinas. E di simulan na po natin yung ginaganap nating webinar ngayong araw. Ito ay sa pangungunang muli ng Paaralang Jose Maria Season kasama ang Bayan Metro Manila na meron tayong titulo na tungkol sa buhay ni Jose Maria Season. Ang tema po ng ating talakayan ngayong araw ay time out muna tayo dun sa mga mabibigat na theoretical na talakayan gaya nung sa MD at saka din sa MID. Punta muna tayo sa medyo light pero makabuluhan pa din at punong-puno ng politika itong ating talakayan. Dahil lang naman ng ating talakayan ay walang iba, kundi kung ano yung mahalagang ambag nung ating lagit-laging panauhin dito sa ating mga webinar na masipag na nagpapaliwanag at nagtatalakay sa atin ng ating mga paksa na walang iba kundi si Professor Jose Maria Season. Dahil po ngayong Pebrero, February 8 na sa eksakto ay nag-birthday po siya, ika-82 na taon na siya, di magandang i-celebrate naman natin sa pamamagitan ng webinar na to ang kanyang birthday. Di bago pa huwag na kung ano-ano, mas maganda na palawigin na lang ito ng ating susunod na tagapagsalita para sa ating opening remarks. E di ikukuyuin ko na si Raymond Palatino, ang chairman ng Bayan Metro Manila. Mong? Maraming salamat, LJ, at sa ating mga tagapakinig. Magandang araw po, mga kasama, mga kababayan. Ang education campaign ng Bayan Metro Manila ay pinangalanan nating Paaralang JMS. Ito po ay nilunsad more than 10 years ago. At ang inspirasyon natin dito ay ang buhay at ang mga sulatin ni Professor Jose Maria Season. At itong mga nakaraang buwan during the pandemic, meron mang academic break, wala mang face-to-face classes tayo, pero tuloy po ang PADEPA. Tuloy din ang pag-aaral natin kahit online ng mga klasiko na sulatin tungkol sa Marxismo, Leninismo, Maoismo. At mapalad po tayo na ang naging guro natin dito ay walang iba kundi si Professor Jose Maria Season. Pero ang PJMS natin ngayong araw na ito ay patungkol mismo sa buhay ni Professor Jose Maria Season. Hindi na siguro kailangan ng mahabang introduction kung sino si Joma Season. Banggitin ang kanyang pangalan at nakakakuha ka ng iba't ibang klaseng reaksyon. Kung babasahin mo ang mga pahayag ng mga ahensya ng pamahalaan, akala mo ang binabasa mo ay buhay ng isang terorista. Kung babasahin mo ang ating mga history textbook, akala mo noon pa ang kasaysayan ni Jose Maria Season. Subalit, hindi mo pwedeng pag-usapan ang kasaysayan, ang bagong kasaysayan ng Pilipinas at ang politika ng Pilipinas kung hindi babanggitin ang pangalang Jose Maria Season. Mula sa kanyang pagkabata, sa kanyang pagiging estudyante ng UP, na kung saan nasa balita ngayon ang pamantasang ito, hanggang sa pagbubuo niya ng iba't ibang mga pormasyon mula sa KM, CPP, NPA, buhay ng isang political detainee, isang guro, isang artist, isang poet, isang exile, isang leader ng isang international na kilusan. Marami tayong makukuhang aral mula sa buhay ni Professor Joma Season. Una ko po siyang nabasa noong 1990s, no, kami ni na Max. At ang mga sulatin niya hinggil sa rectification movement tungkol sa Philippine political economy ay napakahalaga mga theoretical na babasahin upang matumbok namin kung ano ang mga partikular at pangunahing tungkulin ng kilusang mapagpalaya sa pagsusuri ng pakikibaka ng sa Pilipinas. Later on, ang marami sa kanyang mga sulatin ay tinipon kaya pumapalad ang mga bagong henerasyon dahil may collected writings na si Professor Joma Season. Available na rin sa internet ang kanyang mga libro at iba pang mga sulatin. Accessible sa social media si Professor Joma Season. At kung ako ang inyong tatanungin, hindi lamang ang kanyang mga sulatin
ang inspirasyon, kundi ang kanyang buhay mismo. Kaya po minarapat natin ang ating webinar ngayon ay patungkol sa kanyang buhay dahil ito ay isang modelo at inspirasyon para sa maraming aktivista, bata man o matanda. Kaya po ang relevance ni Professor Joe Masison ay laging nakakabit sa pagsusulong ng pakikibaka sa Pilipinas. Sabi ng mga reaksyonaryo at sabi ng mga propagandista sa palasyo, lalo na ang militar, sinisisi nila si Joma sa napakaraming problema ng ating bayan. Kasaysayan ang huhusga. Pero para sa mga patuloy na nakikibaka para sa tunay na pagbabago, isa po si Professor Joma Sison, natitingnan natin na haligi sa pakikibaka ng ating bayan at ng buong nakikibakang proletaryo sa buong mundo. Kaya po para sa mga nakikinig, maghanda po tayo para sa mga katanungan mamaya at sa interaction natin para kay Professor Joma Sison. Kaya po, Ka Joma, happy birthday po ulit. At sana ang ating hangad para sa tunay na pagbabago sa ating bayan ay patuloy na sumulong para makamit natin ang ating hinahangad. Maraming salamat po at magandang hapon. Okay. Maraming salamat mong sa ibinahagi mo na pagpapakilala sa sentro ng ating talakayan ngayon na walang iba, yung ating birthday boy na si Professor Jose Maria Sison. Edi magpapakilala po ako, no? Ako po si Joy mula sa Paaralang Jose Maria Sison at ako po yung magiging tagapagdalay o host ngayong araw. Bago po tayo pumunta dun sa ating question and answer portion, meron po kaming inihandang video presentation na ito po yung regalo natin para kay Prof at para na rin sa lahat ng mga taga-panood. Max, yung video natin. Magpapalabas sila ng video. We'll be right back.
Okay po, sana po nagustuhan niyo yung aming video presentation na regalo namin para sa inyo at sa lahat ng mga nanonood ngayong araw. Di, punta na po tayo sa question and answer natin. O yung mga tinipon nating tanong para kay Professor. Di, question number one po, di, dahil po 82 years old na kayo, kajoma, noong February 8, ano naman po yung birthday wish ninyo? Bago ko sagutin ang tanong, gusto ko magpasalamat kay Kamong sa kanyang pagpapakilala at sa lahat ng bumati sa akin. Nagpapasalamat din ako sa Paralang JMS sa pagtatanghal nitong Zoom meeting. Ngayon, sasagutin ko ang tanong. Bilang birthday wish, nais kong pagtingin ng mga revolusyonaryong puwersa at malawak na masang ape ang kanilang pakikibaka para sa pambansang kasarinlan at demokrasya laban sa imperialismo ng US at China at mga mapagsamantalang uri ng malalaking komprador, asendero at burokrata kapitalista. Magkamit ng ibayong tagumpay ang sambayanang Pilipino sa kanilang bagong demokratikong revolusyon. Sa sagot po ninyo, no, talagang pinapakita ninyo yung hindi maka-individual na interest, kundi yung interest lagi-lagi ninyo ay interest para sa hindi lang sa sambayan ng Pilipino, kundi sa paglaya ng buong mundo. Maraming salamat po, Kajoma. Ito naman po yung ating ikalawang tanong. Di, tungkol naman po ito sa uring pinagmulan niyo po, no? Sa kabila ng inyong uring pinagmulan mula sa angkan ng Panginoong May Lupa, mayroon naman po kayong option na maging karirista na lang o maging isang politiko. Pero sa kabila po nun, bakit po mas pinili niyo yung maglingkod na lang sa mamamayan at magsakripisyo? Walang mas batas na kabuluhan at misyon sa buhay ng isang tao kundi ang maglingkod sa mamamayan at magsakripisyo para makalaya sila sa kawalan ng hustisya, mga ape at pagsasamantala. Kung sinuwerte ang isang tao dahil sa ipinanganak sa pamilyang may kaya at nakapag-aral sa mataas na antas, tungkulin niyang magamitin ang kanyang kakayahan para lumahok sa pakikibaka ng mga inaapi at pinagsasamantalaan at hindi kumampi sa mga nagsasamantala ng ape. Yun, no? Di, sa pangatlong tanong niya, sa pangatlong katanungan naman po ay nakabatay po ito sa inyong edad. Sa edad na po na yan, marami na po talagang nagretiro na lang at nagre-relax na lang po sa buhay. Pero bakit po kayo, Kajoma, mas pinili nyo pang magpatuloy sa pakikibaka? Maswerte ako na hanggang ngayon, kahit sa edad kong ito, relatibong malusog pa ako. Itong swerte ito ay kwan, matindi, lalo na kung isipin yung pagkarami-rami ng mga peligro na dinanang ko, yung muntik-muntikan na mapatay sa larangan nung ako ay sumasama sa marcha at pagkakampo at pagkilos ng bagong hukbong bayan. Nakakapagsulat at nakakalahok ako ngayon sa mga talakayan para isulong ang Revolusyong Pilipino at Proletaryo Sosyalistang Revolusyon sa daigdig. Marami na akong nakasama sa pakikibaka na pumanaw na o naging sakitin. Dapat lamang nagamitin ko ang aking swerte at pagkakataon para magambag pa sa pagsulong ng pakikibaka ng masang ape. Yan. Tunay po talagang halimbawa kayo at inspirasyon ng walang kapaguran sa pag-aambag para sa panlipunang pagbabago. Sa pang-apat na katanungan naman po, kilala po kayo hindi lamang sa pagiging kadre di pamilya po. Maaari po ba kayong magbahagi ng mga karanasan sa pagbabalanse ng pamilya at ng buhay pakikibaka? Ano po yung inyong may papayo sa mga magkasintahan po ngayon at sa mga mag-asawa na nasa loob po ng revolusyonaryong kilusan? Mabuting nagkakaintindihan at nagtutulungan ang mga magkasintahan at mag-asawa sa revolusyonaryong kilusan. Pwedeng may balanse sa pagiging kadre de revolusyon at kadre de pamilya. Depende sa gawain at peligro sa pakikibaka. Kung nasa legal na anyo ng pakikibaka ang isang kadre
at wala pang batayan at balak na arestuhin o patayin siya ng kaway, pwede pa siyang umuwi sa tahanan ng pamilya tulad ko magmula 1959 hanggang 1967 nung legal na aktivista pa ako at nagkahanap buhay bilang guro. Nang tinangkang paslangin ako noong Pebrero 1968 sa pamamagitan ng pananaksak, hindi na ako lumalakad na walang sapat na kasama at walang gamit na panlaban. Binalak ko ng mag-underground. Tamang-tama lang na may balak na ng aking kolektiba na itayo muli ang Partido Komunista ng Pilipinas at ang bagong hukbong bayan. Binalak na rin namin ni Julie na sumunod siya sa akin sa underground matapos na ipaalaga ang mga anak namin sa ilang kamag-anak. Sa ngayon, malayong mas malakas ng hilusang revolusyonaryo kaysa sa panahon namin. May sistema na ng pag-aalaga sa mga bata sa pamamagitan ng mga kasama, kalyado at mga organisasyon. Yan, take note sa may mga kasintahan at may mga asawa at anak sa loob ng kilusan. Yan yung payo sa atin ni Professor. Di number 5 po, no? Katulad po ngayon, halimbawa, kahit 82 na kayo, nakikipagtala kayan po kayo sa amin. Ang question number 5 po namin, no? Napakarami na po kayo na isulat na libro at artikulo. Wala po kayong kapaguran sa pagsusulat ng mga pahayag na may tumpak na posisyon hinggil sa mga isyong napapanahon. Paano po ninyo namamantini ang talas ng isipan? Bilang manunulat, ano po yung mga mapapayo ninyo sa mga kasalukuyang propagandista? Magmula nang hindi ako makauwi sa Pilipinas noong 1988, ang talagang magagawa kong mahusay para sa masang anak pawis at revolusyon ay ang research, pagsusulat, mga talumpati at panayam. Kinansila ang aking passport noong 1988 para pilitin akong umuwi at para arestuhin at pagkatapos patayin. Bagamat si Cory Aquino ang nagkansila ng aking passport dahil sa presyo ng military, informal na nagpaabot sa akin na may masamang balak ng militar laban sa akin. Bilang manunulat, ang payo ko sa mga kapwa kong manunulat at propagandista na dapat nilang basahin at aralin ang daloy ng balitang lumalabas sa periodiko, pati sa Facebook, no? At mag-research sa mga libro at iba pang lathalain tungkol sa Pilipinas. Huwag tumigil sa pag-aaral tungkol sa puwastong teori at linyang pampolitika para ilapat sa datos na nakakalap. Pinakamahalaga sa lahat, laging nakaugnay at nakakausap ang mga kalahok sa mga pakikibaka. Kahit ako ay nasa abroad, nakukunan ko ng impormasyon at mga palagay ang mga kasama at mga kaibigan na dumadalaw sa akin o nakipagsulatan sa akin. Dapat alerto tayo at maagap sa paglaban sa kaway at mapatnubayan ng wasto ang masang anak pawis na nais nating pakilusin. Marami pong salamat sa inyong kasagutan. Para naman po sa ika-anim na katanungan, sa inyong isinulat na Sometimes the Heart Yearns for Mangoes, ano pong klaseng magaang niyo po dito? Ano pong pagkain ang inyong namimiss sa Pilipinas? May paborito po ba kayo na ulam? Pero Prof, bago niyo po sagutin yung katanungan na yan, di nire-request po namin na siyempre naman po, itula nyo naman po muna yung inyong isinulat na tula. Sometimes the heart yearns for mangoes, where there are apples, for orchids, where there are tulips, for warmth, where it is cold, for mountainous islands, where there is flat land. Far less than the home and the flow of kith and kin, unfamiliar and now familiar things and places trigger the pain of sundered relations, of losses by delays and default. Direct dialing, fax machines, computer disks and video cassettes, and visitors on jumbo jets fail to close the gap between rehearsed appearances and the unrehearsed life at home that make a strange land lovable, but they have their own routines, their own lives to live beyond the comprehension and pertinence of the stranger. Those who seek to rob the exile of home, kith and kin, of life, limb, and liberty
are the loudest to mock at him who is helplessly at sea, uprooted from his soil. The well-purposed exile continues to fight for his motherland against those who banished him, the unwelcomed exploiters of his people, and is certain that he is at home in his own country and the world. Sa tula ko, ang manggang nasa isip at puso ko ay manggang Iloko, hindi gaanong malaki, sukdula ng asim kung hilaw at sukdula ng tamis kung hinog. Maalala ko nung ako bata, pag nagbulakbol kami, kasama kong mga kaklasiko, nagpupunta kami sa mga manggahan namin, hindi ko alam manggahan namin, namimitas kami na mga mangga at hinahabol. Pagkatapos, yung mangga na deliver na sa bodega namin, pumupuslit ako sa loob ng bodega para kumain ng kumain para ano, maunahan ko yung mga komersyante na ano, na susundo na nakukuha ng mga mangga, no? Ang namimiss ko pang pagkain mula sa Pilipinas ay bagnet, chicharong kawali. At sa kung sa chicharong mula sa Pampanga, mother ko taga ano eh, galing Pampanga, no? Mga kakaning gawa sa malagkit na matamis at malinamnam, dried sweet bango at tupig na Iloko. Ang paborito kong pagkain ay yung malinamnam. Ano yan, panlasang ano yan, Kapampangan. Di marami pong salamat sa pagtula at dun sa inyong kasagutan. Ang kuha ko po dun sa personal ko po, no, ang kuha ko po dun sa tula ay parang na-miss niyo po yung Pilipinas. Di yan, di punta po tayo sa question number 7. Ah, itong tanong na to napapanahon ko dahil may red tagging at may anti-terror law. Ang panahon ng pagkiral ng Student Cultural Association of University of the Philippines o yung SCAU ay kinatatampukan ng matinding red tagging dahil sa anti-komunistang witch hunt. Ano po ang mga mayor na pagkakapareho at pagkakaiba noong 50s at noong 60s sa kasalukuyang red tagging sa ilalim ng NTF-ELCAC at ni Duterte? Paano nyo na mobilisa ang libo-libong kamataan para labanan ang Committee on Anti-Filipino Activity sa Kongreso? At ano po yung payo nyo sa mga kasama sa kasalukuyan? Noong 1959 hanggang 1961, dapang-dapa pa ang kilusang revolusyonaryo dahil sa mga pagkakamali sa linya ng liderato ng lumang Partido Komunista ng Pilipinas. Pero matindi pa rin ang anti-communist propaganda ng US sa Cold War at sa pagkalat ng McCarthyism sa Pilipinas. Ang imperialismong US at mga reaksyonaryong alipuris nito sa Pilipinas gustong puksain ang mismong ideolohiya ng Marxismo-Leninismo at anumang maging successor, extension at umano'y front ng Partido Komunista ng Pilipinas. Kung ngayon, ginawang anti-subversion law noong 1957 na ito ay nagbabantang parusahan ng kamatayan ng sinumang mapatunayang leader ng PKP batay sa testimonya lamang ng dalawa katao. Imbes na natatakot kami sa anti-subversion law at sa witch hunt na pinangunahan ng Committee on Anti-Filipino Activities o CAFA, nahamong kaming lumaban at nagbu kami ng SCAO, Student Cultural Association of the UP, para batikusin ang naturang batas at anti-communist witch hunt. Itinaguyod namin ang academic freedom at ang lantarang pag-aaral at pagsunod sa diwa ng Revolusyong Pilipino magmula kay Andres Bonifacio. Panahon yun na ano, nagsilabasan naman din yung mga makabayang libro ni Lagoncillo, Mahol at iba pa, no, tungkol sa Philippine Revolution. Puspusan kaming nag-aral ng Marxismo-Leninismo at kasaysayan ng sosyalismo. Hindi kami natakot nga, no? Noong Marso 15, 1961, dinala namin main issue ang academic freedom. Nagbuo kami ng United Front ng mga samahang estudyante at nakapag-organisa kami ng anti-CAPA rally ng 5,000 estudyante at pinasok namin ang Kongreso para literal na buwagin ang anti-communist hearing. Ang malaking pagkakaiba ngayon
ay malayong mga berdugo o mahilig sa pagpaslang ang mismong presidente, militar at pulis. Sinasabayan nila ang anti-communist propaganda ng red tagging, mga pagdukot, torture at pagpaslang ng mga aktivista tulad sa Oplan Tokhang. Ang mga pasistang berdugo ang mga tunay na terorista. Dagdag dito, gumawa pa sila ng anti-terrorism law para madaling mag-red tag, mag-aresto, mamaslang at punan ng bank account at pag-aari ang mga tinuturing ng mga komunista kahit hindi sila kasapi ng Partido Komunista at sila ay mga masang aktivista, mga kritiko at legal na oposisyon sa rehimen ni Duterte. Dahil sa sukdulang traidor, brutal, corrupt at sinungaling ang rehimen Duterte, marami ngayong lumalaban sa pamamagitan ng iba't ibang anyo ng pakikibaka at hanggang sumama sa sandatang pakikibaka. Imbes na makapanakot ang rehimen, pinipilit nitong masang Pilipino na lumaban at magsandata. Ganito rin ang nangyari sa panahon ni Marcos. Lalong lumaki ang maliit pang mga puwersa ng Communist Party of the Philippines at NPA dahil sa labis na karahasan at kasakiman ng pasistang diktadura. Dahil sa malayong mas malakas na ngayon ang CPP at NPA sa pambansang Saklaw, malakas ang kumpiyansa ng masa na lumahok sa digmang bayan. O, tama, no? Imbis na matakot, kailangan tayo ay mas manindigan pa, no? At pataasin pa yung ating pampulitikang kamulatan. Mas pumunta pa tayo sa hanay ng malawak ng masa, ibig sabihin ng mga manggagawa, kabataan, sa mga komunidad at sa iba pa upang tayo ay magmulat, mag-organisa at magpakilos para malabanan nyo natin yung pasismo ng Estado gaya ng ginagawa ng NTF-ELCAC at ng red tagging. Marami pong salamat, Kajoma. Ito naman po sa pangwalong katanungan. Bahaba-haba na rin po ang inyong buhay pakikibaka. Naging saksi kayo sa pamamalakad ng bawat rehimeng nagsigdaan. Batid po natin na ang bawat pangulo ay punong-punong representante ng bulok na malakolonyan at malapidal na lipunan. Sino po sa kanila, sa mga nagdaang presidente na naabutan nyo? Sino po sa tingin ninyo ang pinakamasahol na pangulo? Si Duterte ang pinakamasahol o pinakamasamang presidente sa kasaysayan ng Pilipinas. Kahit na 5 taon pa lang siya sa pagiging presidente, malayong mas maraming tao ang kanyang pinapatay ng walang due process. Higit sa 30,000 ang score ni Duterte sa extrajudicial killing, higit na 10 ulit sa mga 3,000 na pinapatay ni Marcos sa kanyang panahon ng diktadura. Sa pandarambong naman, malayong mas malaki na ang dinambong ni Duterte kung ihamping sa dinambong ni Marcos sa kanyang unang 5 taon. Garapal na nagnanakaw si Duterte sa National Treasury sa pamamagitan ng intelligence at discretionary funds, overpriced supplies para sa militar at pulis at mga fake projects sa infrastructure at pagkuha ng kickback sa mga kontrata ng pag-utang. Pero ano yan? Hindi niya namamalayan na may paper trail siya. Alam ng mga intelligence agencies ng iba't ibang bansa na si Duterte, ginagamit niya yung law office ni Mans Carpio, yung son-in-law at saka ni Sara. At yung mga abogado at mga accountant doon ang ginagamit para magdeposito ng pera sa mga foreign banks at maglagay ng investment sa iba't ibang kumpanya sa labas ng bansa. Kaya yan, matutuntun yan tulad ng nagawa sa pagtuntun sa mga ninakaw ni Marcos noong panahon ng usigin siya. Nagharap ang mga biktima ng human rights rights violations sa Estados Unidos. Pwede na ako sa susunod na tanong ninyo. Yun po, no, talagang si Duterte yung pinakamasahol at kailangan House Duterte na talaga tayo. The question number 9 po, Prof. Marahil kayo po ang pinakamainit na revolusyonaryo hanggang sa kasalukuyan dahil sa inyong papel bilang tagapagtatakbo ng Partido Komunista ng Pilipinas at patuloy na paggabay sa loob ng 5 dekada. Paano ninyo sinasalag ang black propaganda ng Estado na kayo pa din ang namumuno sa CPP?
sa final na desisyon ng European Court of Justice na nag-alis ng pangalan ko sa EU terrorist list noong December 10, 2009, idineklara na hindi ako ang operational leader ng CPP. Talaga namang imposible na maging operational leader ako ba dahil sa distansya ng Europa at Pilipinas at dahil sa paglipas ng mahabang panahon magmula pa nung nakulong ako noong 1977. Fundamental na demokratikong karapatan at kalayaan ko ang magsulat, magsalita at magpahayag ng posisyon tungkol sa anumang issue. Nasa bitag ng self-contradiction ang mismong rehimeng Duterte at mga maalipuris niyang militar. Madalas sabihin nilang ako ang namumuno rin sa CPP at sa kilusang revolusyonaryo sa Pilipinas at ginagawa kong principal na target ng kanilang propaganda. Pero madalas din sabihin mga gunggong na ako ay namumuno dahil matagal ay hindi ako namumuno dahil sa matagal na akong umalis sa Pilipinas. Kantsaw pa nila sa kilusang revolusyonaryo na pinamumunuan daw ng leader na hiwalay sa Pilipinas at wala nang nalalaman tungkol sa Pilipinas, lalo na sa kilusang revolusyonaryo. Lagi ko naman sinasabi sa mga gunggong na yan na nasa kapangyarihan na nasa Pilipinas ang sentral na pamumunuan ng kilusang revolusyonaryo. Ayaw tanggapin ng mga gagong pasista na matatalino at magagaling ang mga kadreng nasa Pilipinas na namumuno sa paglawak at pagsulong ng kilusang revolusyonaryo. Yun po, no? Marami pong salamat, Kajoma. Para po sa ikasampung katanungan, ano po ang inyong mensahe sa mga kabataang revolusyonaryo? Ang mensahe ay ganito, pagpatuloy ang demokratikong revolusyon ng bayan hanggang magtagumpay at pwede nang isunod ang sosyalistang revolusyon. Ganito ang nasa isip namin at naging commitment namin magmula pa sa mga taon ng SCAOP, kabataang makabayan, paglawak ng legal na pambansa demokratikong kilusan, unang dakilang kilusang pagwawasto at paghahanda sa muling pagtatayo ng Partido Komunista ng Pilipinas at bagong hukbong bayan. Sa nakarang higit na 50 taon ng revolusyonaryong pakikibaka, napakalaki na ang mga tagumpay ng mga proletaryong revolusyonaryo o mga komunista sa larangan ng ideolohiya, politika at organisasyon. May pambansang saklaw at malalim ng pagkaugat sa masang anak pawis ang mga puwersang revolusyonaryo, ang mga sangay ng partido, mga unit ng hukbong bayan at mga katulong nitong armadong puwersa tulad ng milisya at unit ng pagtatanggol sa sarili, mga revolusyonaryong organisasyon ng masa, mga aliansa at mga organo ng kapangyarihang pampulitika sa higit na 110 larangang gerilya. Maningning ang hinaharap ng Revolusyong Pilipino, tiyak na magkakabit ng mas malaki pang mga tagumpay ang kilusang revolusyonaryo sa dekadang ito dahil sa mabilis ang pagsidhi ng krisis ng malakolonyal at malapyudal na sistema sa Pilipinas. Gayon din ang krisis ng pandaigdigang sistema ng kapitalismo. Nangangailangan ng mas marami pang kabataang revolusyonaryo na lumahok sa digmang bayan para gapin ang mga imperialista at mga lokal na reaksyonaryo at ipanalo ang demokratikong revolusyon ng bayan. Marami pong salamat sa makabuluhang mensahe ninyo para sa mga revolusyonaryong kabataan. Meron po tayong inihandang 13 katanungan. Kung may mga dagdag pa yung mga kasama ay pwede na po nating ipasa sa chat box. Pero bago po tayo magpatuloy dun sa pang 11, 12, and 13 questions natin, nirequest po natin na handugan tayo ng isang awitin na walang iba kundi ni Professor Jose Maria Sison. Prof, kanta ka naman. Palakpakan naman po natin mga kasama. Naka-disable. Sa lahat ng nanonood. Naka-disable ang screen sharing namin. Max, naka-disable daw yung screen sharing nila. Kakanta po si Professor Jose Maria Sison
para sa ating lahat. Hindi, ano ko na lang, ha? Ano? Sige. Pag-ibig sa tinubuhay. Gapping go! Ang gagawin ko lang, susundan ko itong ano, isa silence yung pagkanta ko sa isang ano, video. Pababasahin ko lang, Imam. Tinitiyak ko lang, ano, tama yung ano, yung pagsunog ko sa titik ng ano, kanta. Ang kakantahin ko ay pag-ibig sa tinubuhang lupa. Pwede na. Sige. Ano yung kailangan gawin? May kailangan mo gawin? Screen sharing? Naka-disable? Shit. Ay, sorry. Ano kaya ito? So, na-figure out sa inyo. Yan lang po. Sanday lang po mga kasama. Aling pag-ibig pa ang higit kaya sa pagkadalisay at pagkadakila gaya ng pag-ibig sa tinubuang lupa. Aling pag-ibig pa wala na nga wala. Walang mahalagang hindi nihandog ng may pusong wagas sa bayang nagkukup. Dugo yaman dunong katis at pagod. Buhay mayabuting magkalagot-lagot. Ang nakarang panahon ng aliw, ang inasahang araw na darating. Nang pagkatimawa ng mga alipin, liban pa sa bayan, sang tatanghalin. Saba ng abang bawala sa bayan, ngunit amay laging sakbibi ng lumbay. Walang alalang inasamasam kung nang makita lupang tinubuhan. Kayong nalagasan ng bunga't bulaklak, kahoy niya rin buhay na nilang tatsukat. Nang balabalakit makapal na hirap, muling manariwat sa bayay lumiyag. Ipagahandog-handog ang buong pag-ibig hanggang sa may dugong ubusin itigis. Kung sa pagtatanggol buhay ay kapalit, ito'y kapalaran at tunay na langit. Aling pag-ibig pa ang higit kaya sa pagkadalisay at pagkadakila. Kaya ng pag-ibig sa tinubuang lupa, aling pag-ibig pa, wala na nga, wala. Kaya ng pag-ibig
sa tinabuang lupa, aling pag-ibig pa, wala na nga, wala. Yes! Marami pong salamat! Maganda po ka, Joma. The best. Di, marami pong salamat. Di, punta na po tayo sa ikalabing isa. O, baka gusto niyo po muna uminom ng tubig. At least wala akong narinig na patingting. Wala po, wala po. Wala pong gong, wala pong gong. Kundi mga heart-heart po at clap-clap. Okay na po tayo sa 11 question. So, inom po muna kayong tubig. Apo. Sige po. Sabi, solid ka, Joma. Mga comments. Tuloy na po ba? Ha? Sandali lang. Inaanap ko yung prompter. Ah, okay po, okay po. Okay po. Kahit sa pag-awit ay game na game si Prof. Hindi lang sa pagsagot ng ating mga katanungan. Okay, pag-awit at sa pagtula. Okay po. Okay po. Adi, punta po tayo sa panglabing isang katanungan. Maaaring nyo bang ikwento paano na idugtong ni Amado Guerrero ang mga batang revolusyonaryo sa mga good cadres ng old HMB o yung bumapagpalaya ng bayan para mabuo at maitatag ang New People's Army? Sino-sino ang mga military personalities ng old HMB at ang sumapi o nag-defect sa NPA bukod kay Commander Dante? Maaari po ba kayong magkwento ng mga behind the scenes at anecdotals, mga legend kasi ito na makaka-inspire sa mga kabataan ala founding of our army? Yan. Sa pagtatayo at pagsulong ng kabataang makabayan bilang komprehensibong organisasyon ng kabataan, inabot nito ang maraming baryo na dating kinilusan ng hukmong mapagpalaya ng bayan, yung lumang hukmong bayan. Sa pangangalap ng mga kabataang manggagawa, naging katulong ng KM ang Lapiang Manggagawa at mga Federasyon ng Union. Sa pangangalap naman ng mga kabataang magsasaka, katulong ng KM ang Masaka na unang lumaganap sa dating base ng HMB. Ito ay ang pakipagtulungan ng KM sa Masaka ay sa panahon na hindi pa naghati sa pagitan ng Laba Group at grupo ni Bert ni Cabert Olalia. Pero patuloy pa rin yung kooperasyon sa Masaka na pinamumunuan ni Cabert Olalia matapos ng may tatag yung patapos yung paghihiwalay ng dalawang grupo sa Masaka. Bukod kay Kadante, si K.E. Di Layo ay legendary personality ng lumang hukbong bayan. Dating regimental commander ng HMB sa panahon ng Hapon at pagkatapos. Lumahok siya sa mga malaki at matagumpay na pagsalakay laban sa militar tulad sa Camp Makabulos at iba pang kampo. Kasama namin ni Kadante sa pagsasanay sa mga kadre para palawakin ang saklaw ng bagong hukbong bayan sa Central Luzon at para magpalawak din sa Isabela at Tabuan ng Cagayan Valley. Nang dumausdos ang lakas ng lumang hukbong bayan, HMB, sa Tarlac noong mga 1950, nahuli at nakulong si Kaede. Paglabas niya sa preso, sadyang naging insurance agent para malaya niyang punta ng mga baryo at mag-alok ng insurance sa mga public school teacher. Sa gayon, ay pagpatuloy niya ang gawaing masa sa napakaraming baryo sa Tarlac.
malaking papel niya sa pagtatayo ng baseng masa sa panahon ng HMB at Bagong Hukbong Bayan. Maraming matatandang kadre ng PKP mula pa sa taon ng 1930 ang sumuporta sa unang dakilang kilusang pagwawasto ng partido at sa kongreso ng muling pagtatatag ng partido, kasama ni na sina Lucio Pilapil na miyembro ng unang Central Committee ng Partido Komunista ng Pilipinas noong 1930, si Max Gutierrez na leader magsasaka, Cesar Lacarra, leader ng mga magsasaka at marami pang iba. Pati na yung mga ano, yung mga iba pang matatandang kadre tulad nila Amado Hernandez at yung mga lumabas mula sa kulungan na miyembro ng Politburo tulad ni Angel Baking at Sammy Rodriguez, sila ay sumuporta at marami silang kakilala sa ano, sa kanayunan. Kaya lumaganap ang KM sa mga baryo. Hindi sapat ang panahon ng talakayang ngayon para ikwento ko ang mga ambag ng mga matatandang kadre, mga nauna sa amin sa muling pagtatayo at pag-unlad ng partido at Hukbong Bayan. Marami pong salamat sa pagbabahagi sa amin ng kwento tungkol sa HMB at sa NPA. Patungo naman po tayo sa ika-12 na katanungan. Ano ang personal assessment niyo sa GPCR o yung Great Proletarian Cultural Revolution? Ano ang assessment niyo kay Zhou Enlai? Bakit nakabalik si Deng Xiaoping at ang mga capitalist brothers at modern revisionist sa kabila ng GPCR? Ano yung assessment niyo sa paglilitis kay Jiang Qing at sa Gang of Four? Mahalagang teorya at praktika ni kasamang Mao at ng Chinese Communist Party ng tuloy-tuloy na revolusyon sa ilalim ng diktadura ng proletariado sa mamagitan ng Cultural Revolution o sa GPCR para bakahin ang makabagong revolusyonismo, pigilin ang panunumbalik ng kapitalismo at konsolidahin ang sosyalismo. Mahalaga ang Cultural Revolution pagkat ano yun, ang revisionismo, ano yun, yung sumusulpot at lumalarga kapag ano, nalilimutan na yung paninindigang proletaryo at yung pananaw sa mga bagay-bagay at yung pamamaraan ng proletariado. Pag nawala yon, ano yon, revisionismo at panunumbalik ng kapitalismo ang susunod. Maliwanag na nanaig ang GPCR sa unang limang taon nito, 1966 hanggang 1971. Sa yugtong ito, lumaganap ang kilusang pulang talima o Red Guards Movement at mga revolusyonaryong komite bilang organo ng pangyarihan ng politika ng uring mga gawa. Pero naging matagumpay ang kombinasyon ng sentrista na pinamumunuan ni Zhou Enlai at kanang pinamumunuan ni Deng Xiaoping sa pangahate sa kaliwa na nauwi sa paggapi kay Lin Piao at sa kalawalan sa isolation ng Shanghai Group of Four sa ikalawang kalahati ng GPCR mula sa 1972 hanggang 1976. Bagamat bumagsak si Deng sa unang bahagi ng taong 1976, nakapaglunsad siya ng kudita nang namatay si Mao at tinulungan siya ng mga sentrista sa pag-aresto sa Shanghai Group of Four. Akala ng mga tao ay si Hua Kofing, ano yun, yung bang itsirika, kabig ni Mao, pero kabig pala ni Zhou Enlai. Inakusahan ng kanan at sentrista ng kaliwa ang gumawa ng anarkismo, gulo, no? At paksyonalismo sa paglaganap ng kilusang pulang taliba at pagsulpot ng Shanghai Commune at mga revolusyonaryong komite. Inakusahan din si Lin Piao sa pagmamadaling pumalit kay Mao at pagbabalak ng kudeta at asesinasyon laban kay Mao.
Noong 1972, pagkatapos namatay si Lim Piao, dumalo si Nixon sa China. Kasunod nito, umalagwa na ang linyang makipagkasundo sa US para malabanan ang Soviet Union. Lumarga na rin ang mga linya ng estabilisasyon ng China, modernisasyon at kapitalistang reforma sa ekonomiya at pagbubukas sa kapitalistang daigdig. Ipinalagay na pagsasara sa daigdig ang internasyonalismong proletaryo at ang solidaridad na anti-imperialista. Ginawa ang paglites at pagkumbik sa Shanghai Group of Four para sila ang kundinahin at panagutin na dahilan umanoy na umano'y dahilan ng kaguluhan at mga kakrimen ng mga GPCR. Naunang itinuring ang GPCR bilang ganap na katastrophe at 100% na error ni Mao. Sa alingasgas na ikinalat ng kanan at sentrista, ang linya na hindi Group of Four kundi Group of Five kasama si Mao ang ibinagsak. Sa 1980, binigyan ng 100% rehabilitation si Liu Xiaoqi. Magmula pa 1978, binaklas na ang commune system na tinawag na feudal socialism at umalagwa ang linya ng capitalist reforms and opening up to the capitalist world. Mabilis at ganap ang pagpapanumbalik ng kapitalismo hanggang naging main partner ang US at China sa neoliberal na imperialistang globalisasyon. Marami pong salamat dun sa pagbabahagi ninyo ng inyong suri doon sa GPCR at doon sa mga modernong revisionista. Di, punta na po tayo dun sa niya-advance na namin na 13 tanong. Ito na po yung huli. Pero Prof, meron pong mga nagdagdag na, kung di ako nagkakamali ay dalawa na po yung nadagdag mamaya. Nasa chat box po siya. Tatlo yata. Pero tatlo na po. O, sige po. Pero tapusin po muna natin yung mga nauna ng katanungan. E di, sa 13th, ang PCR, ay ang PSR o yung Philippine Society and Revolution, LRP sa Tagalog, Lipunan at Revolusyong Pilipino, ay isa sa mga librong may matinding impact at henerasyon ng mga aktivista. Gaano po katagal ninyo isinulat ito? Ano ang mga hamon na kinaharap sa pagsulat at sa mismong paglimbag nito? Meron po bang particular na libro na nagkaroon ng kaparehas na life-changing effects sa inyo? Sinimulan kong sulatin chapter by chapter mula pa sa Santa Rita Capas Tarlac bilang aralin ng mga kasapi ng partido. Pininal ko ng tatlong buwan mula Hunyo hanggang Agosto ng 1969 habang ine-edit ko rin ang bayan sa isang ate sa Baguio City. Dito ako bumuelta ng muntik akong mahuli sa Santa Rita pero nakasidestep ako sa karatig na baryo talaga. Habang sinusulat ko ang libro, may mga kasamang nagdadala sa akin ng mga reference material na ginamit ko. Nang natapos kong sulatin ang libro, ilinathala ng Philippine Collegian sa ilalim ng pamagat na Philippine Crisis and Revolution noong huling kwarto ng 1969. Inilimbag din ng Central Publishing House ng CPP ang PSR noong 1970. Sumunod ang paglimbag na ng Takung Pao ng Hong Kong. Ito ang unang nagkalat ng libro sa ilalim ng titulong PSR sa China at buong daigdig. Yung Pulang Tala Edition, ilinathala noong 1972 sa Pilipinas at inabutan ng martial law ang distribusyon pero naikalat pa rin sa underground. Marami rin akong sinulat na mahalaga at life-changing ang effect ko. Hiraming ko ang iyong parirala. Ginamit ang mimeographing para isa libro agad ng CPP, Central Publishing House. Kasama na rito ang mga English at Filipino edition ng Basic Documents of the Communist Party of the Philippines. Ako naghanda ng mga burador nito. Sa unang kalahati ng 1969, sinulat ko ang mga burador din ng Declaration of the New People's Army at Basic Rules of the NPA.
para sa pagtatatag ng New People's Army noong Marso 29, 1969. Sa unang kwarto ng 1970, sinulat ko ang mga artikulo na bumubuo sa aklat na The First Quarter Storm of 1970. Kahit na ano, ako ay nasa underground, sinubaybayan ko ng gusto ang First Quarter Storm. Sinusunod ko yung mga blow-by-blow account sa radyo. No? Kaya ano yan, nakakagawa ko ng pagsusuri sa bawat mass action. Okay, marami pong salamat sa inyong kasagutan. At sabi po pala ni Mateo Desa mula sa SCMP, 50th din sa LRP. Ayan, di sa puntong ito po na dahil natapos na po natin yung mga formal na katanungan para kay Professor, magpapatulong ako kay kasamang Max mula sa paaralan ng Jose Maria Sison para idagdag yung mga additional question natin at ipakilala yung mga magtatanong. E di, okay lang po ba na magpasa na po kami ng dagdag na katanungan? Pwedeng ano, mga 2 minutes para makita niya yung 4 na tanong. Para sige po. Okay po. Yung papatulong kaya kay Tad. Nandiyan mo ako, Tad? Oo. Oh. Ano mag-request ng iba? Pero si Vlad, siya yung mag-personal na magtatanong. Paunahin mo si kasamang Vlad. Okay. Na magtanong. Tapos okay. yung next yung tanong ng Metal Workers Alliance. Then yung tanong ng KMU, NCR. Tapos yung SCFP ba yung isa? Tungkol kay Deng Xiaoping. Okay po. Di yun, siguro Max mong kaya ko habang naghahanda si Prof. Pwede pa natin i-replay yung video? Sige. Sige lang. Ano yung dalawang video ba? Sige. Para may sapat na panahon si Professor na maganda dun sa mga kasagutan. Yan. Di paumanhin no kung hindi ko mabasa yung nang maayos yung mga katanungan nyo kasi parang may problema tong chat ko. Nag-jump lang yung pag-scroll. Kaya ko rin screen. Tawag ko. Bilig siya ng bagong cellphone niya eh. Nag-upgrade siya. Ads naka-mute siya. Parang rock and roll happy birthday yun ah. Ilang additional question meron tayo? Mayroong 3 at pang-4 yung kay Vlad. O, unahin na si kay Ka Vlad. Sige. Okay. Hi, Joma. And belated happy birthday. It's been a long time. Wala nung nakita tayo. Kailan ba yun? Siguro November 2019 yun, bago pa yung COVID. Medyo maikli pa yung buko noon. Pero ang itatanong ko sana sa iyo, siyempre marami kang mga naging obserbasyon sa kilusang masa this past few years under Duterte.
Pero kung ipapokus ko lang yung tanong ko dun sa legal na kilusang masa, parang three-parter ito. No? Ano yung kailangang itigil? Ano ang kailangang ituloy? At ano ang kailangang umpisahan ng legal na kilusang masa sa Pilipinas para lalo itong umusbong? Ano ang sagutin ko na kaganto? Yun ang number 5. Huh? Ano, no, number 5. Ano ang kailangan itigil, ano at ang kailangan ituloy ng kilusang masa para ito ay umusbong? Sagutin ko na kaganto. Oh. Ah, ganito, ang sa Second Congress na naganap, na-identify yung anong konserbatismo sa mahabang panahon bilang malaking problema. Ito ay kwan, bunga ng second second great rectification movement. Itinutuwid doon at sa principal yung premature regularization ng NPA at pagpapabaya sa mass work, no? So itinuwid ang disbalanse, ang contradiction at disbalanse ng yung premature regularization ng mga puwersa ng NPA at tinuunan ang pangangailangan ng mass work. Ito naman naging epektibo ang pagtutuwid hanggang maliwanag 2002 lumakas ang kilusang revolusyonaryo pati na ang NPA, pero naging eksagerado yung pagtutuon sa mass work, ano yung pagkat ang revolusyon nangangailangan na magpalaki ng hukbo, eh kailangan may mga tactical offensive, hindi pwedeng idahilan yung mass work ng mass work na wala nang pag-atupag sa struggle at paglunsad ng mga tactical offensive. Kaya nung naglunsad ng mga Bantaylaya 1, 2, and 3, etc., inumpisan nila Esperon, hindi nakasagot kaagad ang kilusang revolusyonaryo dahil nakatuon pa rin sa mass work. Naging konservatismo na yung pagtutuon sa mass work. Kaya sa Second Congress, sinabi sa ng NPA at least 1/3 para sa tactical offensives at para sa mga labanan na walang na yung sandali lang pahinga basta yung unit nakalaan para sa ofensiba, halimbawa ng 6 na buwan yung gagawin. Tapos yung 2/3 pa rin yung malaking bagay sa mass work. Ang objective niyan para mapalaki ang NPA at makalaban ng ito. At yung kasi laging nauuntol yung balak na na kumpletuhin na yung strategic defensive na napapako sa yung stage ng middle hanggang advanced phase ng strategic defensive na kung saan ang mga karamihan ng opensiba na mas bisa ay platoon size, no? At mapanakanaka na may company size. Pag nakumpleto na yung strategic defensive, bibilis ang takbo ng pigmang bayan. Pag abot sa strategic stalemate or equilibrium, mga company na at batalyon pa kung magandang pagkakataon. Ibig sabihin ang kalaban na niyan mapipinsalan ng malaki. Yan ang ambisyon ng NPA pero na naantala. Kaya ngayon,
Ngayong ano ngayon, yung may pagbaka sa konserbatismo, dadalas ang mga opensiba at kung gayon, nandun yung posibilidad na no, nalalaki ang mga puwersa. Pero ano, walang pagmamadali na magbuo ng mga kumpanya at kumpanya at batalyon para maging ano, para maging organic combat units. Ang madalas pa rin diyan yung ano, lalaganap ang platoon size operations. Yan ay katulad ng ano, platoon size operations sa Korea sa panahon ng paglaban ng mga Koreano laban sa Hapon, no? Yan ang palaganapin muna. At yan din ang ano, ginawa ng mga guerrillerong Pilipino sa World War II. Kaya mabisa yan, napatunayan na ano, magaling na organic unit ang platoon na marami para gapiin ang superior na militar na puwersa. Ayon, yung konserbatismo ang tinukoy na problema. Pero ang mas mabuting ano ito, bagamat problema ang konserbatismo, ano yan, may mapupulot ka pa sa konserbatismo dahil ano yan eh. Responsable naman sa mahabang panahon din, ayan ang nakapaglatag ng malawak, malalim na mass base. Hindi katulad ng pahamak na ano, pahamak yung ultra-left na error ng 1981 hanggang ano mga 1992. Pahamak yun dahil ano sa pagmamadali at sa ano, padalos-dalos na pagkilos, pag-ambisyon na wala namang batayan at may pagpapabaya sa mass work. Ano yun? Noong yung linyang pagmamadali o ultra adventure, yung adventurismo na ano na nagreresulta ng hindi maganda, ang NPA nang natatambang, hindi sa siyang nagtatambang, ano ang sinisisi? Deep penetration agent daw, hindi sinuri yung linya at pagkatapos na uyan sa pinakamalaking ano criminal phenomenon sa movement, yung kampanyang Ahus ba, walang due process ano ba, yung ba pinaparatangan na DPA kung sino-sino pagkatapos ano gagamitan pa ng pwersa ng torture, no, yung eh yung kanin mga bihag na kalaban hindi mo dapat i-torture eh dapat eh, pero ano yan, namutaw yung ano maling palagay, hindi yung ano pang-espiya daw walang karapatan eh paano kung hindi mo muna napatunayan, paano mo kung ano parurusahan yung due process na labag ng nalabag. Kaya wala yung konserbatismo bagamat nakapag antala sa pagsulong na rebolusyon, hindi ano, hindi mapaminsala tulad nung ano, yung malaking kamalian ng ultra kaliwa, ha, noong 1981 to 1992. Mabuti na lang yung ultra kaliwa, hindi lumaganap ng sabay-sabay, kundi ano yun, yung lumilitaw from region to region at different times. Kaya yun ang ano. At yung pundasyon naman, yung mawistang pundasyon, eh, matibay, kaya naitutuwid ang mali. Hanggang ngayon, yung pagkakamali na konserbatismo, may tutuwid. Dahil matibay ang ano, ang pundasyon, ang pang-ideolohiya at pang-politikang pundasyon ng ano, Partido Komunista at ng Bagong Hukbong Bayan. Okay. Next tanong. Ano, Max, may tanong. Oh, yun, next. Ano, dalang mo na. Ano, ituloy na natin. Okay, pwede pa tayo, dire-diretso na. Oh. Ah, ito po, magandang hapon po, Kajoma, at happy birthday po. More power and more years. Maraming salamat. Ito po yung tanong ng mga kasama sa Metal Workers Alliance of the Philippines. Paano daw po ninyo nalaman na mayroong namumuong maling linya
at tunggalian ng dalawang linya noong maagang bahagi ng dekada 80 sa kabila na kayo ay nasa maximum security prison. Matapos kayong lumaya, inilabas ninyo sa panahon ito ang inyong pahayag na malapidalismo pa rin ang sistema sa Pilipinas sa nailathala sa Diliman Review. So yan po yung tanong. Eh, kung 1979 pa lang eh, may, alam mo yan, paminsan-minsan may papasok sa selda ko, no? Na mataas na official, koronel ang pinaka mataas na pumapasok, no? Tapos magsasalita. Pumapasok sa selda ko para mag-brain picking. Pero ang ginagawa ko naman, siyang kinukunan ko na impormasyon. At noon ko na ulinigan yung ano, yung palagay na ang NPA ay nasa stage na raw ng ano, strategic counter-offensive. No? Nasa ano, stage na advanced. Nasa phase o phase na advanced at patungong strategic counter-offensive. Eh, ano yun eh? Alam kong ano, iniwanan kong lakas ng NPA. Ang iniwanan kong lakas ng NPA ng 1977 ay 1,500 lang. Ang total force ng NPA sa buong Pilipinas. Pagkatapos paano man nasa middle phase, paano nasa advanced phase yon at patungo na sa ano ba yung tinawag na strategic counter-offensive. Okay. Ano ba? Yung strange term, no? Wala sa ano, wala sa libro, wala sa katotohanan, no? Yung strategic counteroffensive, yan eh, termino para sa ano na, final offensive na yan eh, para manalo ka. Ngayon, doon ako nakahalata na may mga nagmamadali at nahihilo, nahihilo sa termino. So pagkatapos 1982, nung malaman ko yung ano, mayroong nagkalat ng linya, ang Pilipinas daw ay ano na, industrial na kapitalista. Pero sinasabi, madaya ang salita na ginagamit. Mali ang PSR dahil ang Pilipinas daw ay kapitalista na. At hindi na malapyudal. Para bang sinasabi tama si Marcos sa kanyang claim na ang Pilipinas ay ano na, nakaahon na mula sa feudalismo dahil sa agrarian reform niya at yung mga 11 industrial projects niya. Anito yung nagsasabi na hindi na kapitalista ang Pilipinas kundi hindi na malapyudal kundi kapitalista niya. Hindi nakakaintindi sa ibig sabihin ng malapyudal. Ang malapyudal ay sistemang kapitalista pa rin yan. Pero ang namumunong kapitalista diyan ay yung malaking komprador. At yung malaking komprador na yon ay tanuring yan. As may katangyang asendero, nagmamayari din yan ng mga asyenda. At tingnan ninyo, mga Ayala. May mga manufaktura yan. Pero may mga ano pa rin, mga asyenda yan, mga kuhangko, mga malaking komprador yan, pero may mga asyenda, ang pinagbubuhatan ng kanilang kapital ay yung kinikita nila sa export ng asukal, halimbawa, yan ang ginagamit nila para sa trading, sa importation. So, ngayon, hanggang ngayon, pinapaliwanag ko yan at yan ang katotohanan ng Pilipinas, malapyudal pa. Nakahalata ko na yung sa set ng line ng Pilipinas ay hindi na malapyudal kundi by implication industrial capitalist na ano na, yung baklasin na. Parang minumungkay baklasin na yung linya, yung linya ng pangmatagalang pakikibaka. Dahil ang linyang, strategikong linya ng pangmatagalang digmang bayan ay yung ang kanayunan, ang malawak na lugar ng maneobra ng hukbong bayan. Mula sa maliit, pwedeng maging malaki. Mula sa mahina, maging malakas ang New People's Army.
pagkat makapal ang tao pa dyan, mga magsasaka pa ang nakararaming bahagi ng populasyon, at yung terrain, physical terrain ay mahusay para sa guerrilla warfare. Ngayon, itong subjectivist line ng Pilipinas ay industrial capitalist na at highly urbanized, ang purpose ay ano yung exaggerate the importance of legal struggle, urban-based legal struggle. Kaya nagsanga ito sa dalawang maling linya. Yung right opportunist gusto mag-legal na lang. Legal na lang yung pakikibaka. Sumabay sa mga burges na kalaban ni Marcos, yung bourgeois opposition, sabayan na lang para matanggal si Marcos. Yung isang sanga naman ay left opportunist, gusto insurreksyon. Kaya yung subjectivist line na yan tungkol sa katangian ng ekonomiya, social economy ng Pilipinas, pinagbatayan ng urban, sari-saring anyo ng urban insurrectionism. So dalawang maling pero nakapaminsala na malaki yung urban insurrectionism na nangyari sa iba't ibang lugar. Yung mahina yung right opportunist, parang naninisi lang na sana mas malaking bahagi ng isipit sa gobyerno kung wala yung People's War at nasabayan itong mga Amerikanong burgues tulad ng nila Aquino na nasa kapangyarihan. Yun ang right opportunist. Pero ganyan, yan ang ganap na kasiraan na pinsala ay yung nauwi sa kampanyang Ahos kaliwang oportunismo sa Mindanao, pagkatapos sa iba pang lugar nangyari yan, sa Negros, sa pati sa Southern Tagalog. Mabuti na lang hindi sabay-sabay na nangyari yung left opportunism. Kaya ang tanong dito, paano ko nahalata mula sa loob, mula sa Colonel na Nubadanao, nalaman ko ano pa yung strategic counteroffensive, 1979 pa lang, may pagmamadali, Pagkatapos yung si Julie nakalabas na sa preso noong 1982 dahil nursing mother, nakalabas siya. Doon ko nalaman na may mga artikulo na lumalabas na mali daw yung description sa Philippine economy na semi-feudal. At doon ko nalaman na 1981 pa lang ipinapalaganap na yung notion ng Pilipinas ay industrial capitalist. Ang ginawa pa si Marcos na tama, wasto, at yung PSR ang mali. Yun ang katarantaduhan nung nagpakana na Trotskyist tayo. Yung nagpakana niyan, si Ricardo Reyes. Pagkatapos yung otro Trotskyista na Popoy Lagman, yung sinunod din. May mga ganoon. Dahil sa diwang pagmamadali, nagustuhan nila, mabuti pag mag-insurreksyon, makarating sa kapangyarihan at magpasarap na sa kapangyarihan. Ayaw nila yung maghirap sa tamang paraan para makapag-ipon ng lakas hanggang may tumba ang buong sistema. Ganun po. Pala yung nasagot ko yung ino, pati yung pag-alagwa ng pagkahalata ko ng mali habang nasa gulungan ako at yung paano umalagwa yung pati yung pag-alagwa ng mali nailahan ko na. Pwede na tayo siguro sa ibang tanong. Ito po. Salamat po, Kajoma. Ito yung susunod na tanong. Paano ninyo hinarap at paano hinarap ng Revolusyonaryong Kidusan sa Pilipinas ang pagsulpot o paglitaw ng burges na revisionistang linya ni Deng Xiaoping mula noong 1978 o mula noong namatay si Mao Zedong? Ganito yung
Pagkat nahuli ako ng 1977, yung alam ko na yung mga pangyayari, yung kudeta, yung pag-aresto sa tinawag na Group of Four, 1977. Nasubaybayan ko yung pabago-bago twist and turns ng tinawag na GPCR. Nasusundan ko. At ano yan eh, nakakatanggap naman ako ng ano eh, ng report mula sa China pagkatapos sa mga kasamang Chinoy ha, na may ano rin, ugnay, na nakikita ko yung ano, reflection sa mga pangyayari sa China. So ano yan, yung ang ganit yan eh, maraming ano yun, nakakagulat na pangyayari. Ah? Yung, siyempre yung period ng 1976 hanggang 1971, alam na alam ko. No? Kaya kung anong nangyayari, anong baliktaran ng mga pangyayari ng 1971 na nakikita ko rin. No? Kung ano yung nakapagtataka. Ang ano eh, yung importante naman eh, kuan yan eh, yung kahit na bansang sosyalista ang China noon at siya pang inasahan na lalaban doon sa pagsulpot ng revisionismo, capitalist restoration sa Soviet Union, ano rin eh, yung bang sa paglalahad ng mga kontradiksyon sa loob ng China, yung alam ng mga kadre ng Partido Komunista kung ano yung posibilidades at anong mga faktor, mga sangkap ng pangyayari at kung ano ang posibleng tatakbuhin. At kung mga Marxist-Leninista tayo, hindi tayo laging naninigurado na ano, na straight line advance ang mga pangyayari sa Pilosar Revolusyonaryo, may twist and turn. Importante para sa Pilipinong Revolusyonaryo, ang kanyang kinatitindigan, ang intindi niya mabuti. Matitinag, huwag mayayanig kapag may pangyayari sa labas. No? Kahit na hinahangaan mo yung naunang pag-unlad na isang kilusan sa ibang bansa. Kung gayon, napag-uusapan ano mga strengths at weaknesses, advantages and disadvantages sa mga patakaran na umiiral sa China. Halimbawa, yung sa panahon na nagluluwag ang China sa pakipagrelasyon sa ano sa US, nahalata natin na lalo ng Kwan, yung halimbawa sinabi na si Lim Piao ay Kwan nagtangkang patayin si Mao at nabigo pagkatapos gustong tumakbo sa Soviet Union. Paano tatakbo doon eh, matinding kalaban ng Soviet Union si Lim Piao, magkakamot ka na ulo eh. Pagkatapos may balita naman na sasagap natin na ano, pinatay na sila sa ano yung sa Fragrant Hills bago ano ilinagay na lang sa kotse sa ano sa eroplano, ilinagay sa autopilot at yung gasolina ng eroplano na ubos pagkapat sa Mongolia. So ganun. Pagkatapos diyan dumalo si Nixon. Mamaya mababasa mo yung ano yung mababasa mo yung ano katawa-tawang description ng daigdig mula sa Foreign Affairs Office, Foreign Service Department ng China na ang daigdig daw ay nahahati sa tatlong bahagi. Unang bahagi daw ay yung malalaking bansa. Pagkatapos yung ikalawa ay yung mga medium size. At tapos yung malamang maliliit daw. Parang ano ba? Isip bata yung gano'n. Ang sumunod na three words theory, yung ano na, yung ang unang daigdig
ay kinalalagyan ng dalawang superpoder, no? Pagkatapos yung ikalawa, yung mga less developed capitalist countries, pagkatapos yung third world ay yung underdeveloped, no? Ngayon, alam naman ninyong original na ano, pagsasalararawan ng daigdig sa tatlong bahagi ay one, ginawa ng French journalist, no? At ganito, ang supposition dyan, yung unang bahagi ay bahagi ng mga bansang kapitalista, yung ikalawang bahagi ay mga bansang sosyalista, at yung mga, ano pa, yung ikatlong bahagi, yung mga bansang nasa third world na ano pa, nagsisikap makalaya. Ha? Sa imperialism. Yun ang ano, yun ang teorya na linakihan ko. At si Mao, sinasabi niya yung third world ay yung oppressed peoples and nations. Ngayon sa panahon na ng 1972, nandiyan na yung nandiyan na yung bagong pagsasalarawan ng daigdig ni Deng Xiaoping at binigkas niya sa UN, United Nations 1974, yung three worlds theory na yung unang bahagi ay binubuo ng dalawang superpoder. Ayong ginamit yung contradiction sa pagitan ng Union Soviet at US para idahilan yung pagkampi sa US. Dinahilan yon para may rapprochement at pagbubukas ng mahigpit na relasyon sa US. Nauyan sa mahigpit na relasyon hanggang naging partner sila sa neoliberalismo. Matapos nung nakapang-agaw ng kapangyarihan sila Deng Xiaoping. Ngayon, makita ninyo na sa maneobrahan tungkol sa foreign policy, makita ninyo na lumipad na yung tunggalian mula sa batayang antas ng class struggle sa pagitan ng mga revisionista, burgis na revisionista at yung mga proletaryong revolusyonaryo na nawala na doon. Ang usapan na ito, paano kalabanin ng Soviet Union at yung paano makipagkaibigan sa US para mabisan. Itong mga Chino, madali silang lukuhin ng US. May panahon pa na, porque naman ang Union Soviet, hindi naman walang kasalanan yan, may kasalanan din yan. Kasi mga revisionista, mga social imperialista, naglapat ng 1 million troops across the border. Kaya nung ang US gumawa ng intriga mga 1970 or 71, nagpaabot sa China yung US na ang US daw ang US sinabi sa kanyang intriga na ang Union Soviet yung nagtanong sa US kung anong reaksyon ng US kung bombahin nila yung nuclear facilities sa Xinjiang. Sinumbong naman ng US itong sarili nilang intriga sa China. Kinagat ng China, lalong nagalit ang China sa Union Soviet. At lalong yung mga advocate ng magpagmamadaling kaibigan ng US. Kaya si Nixon, by the time Nixon visited the Beijing, patay na si Lin Biao at maliwanag na between the Soviet Union and the US nauwi na sa tight relations with the US. Pero ganun pa man, dahil malakas pa rin yung kaliwa sa loob ng China, hindi kaagad-agad na sa katuparan yan. Yung kung anong mangyari later on sa mga 1980s at 1990s, may period of development. Kasi kahit na nagmamaneobrahan yung kaliwa ka gitna at kanan, walang side na nangingibabaw except when the crucial moments came like 1976 nung namatay si Chou Enlai, bumagsak si Deng. Nung namatay si Mao,
bumangon si Deng Xiaoping, siya naman ang nagigante at ano, bumanat sa kaliwa. So, magmula ng panahon na yan hanggang ngayon, ang ano, kanan ang nangibabaw sa China. Yung tunguhin kapitalista ang nangibabaw sa China hanggang ngayon. Hanggang ngayon, ano, hanggang umabot sila sa gustong mga angkam ng teritoryo at sovereign rights, lumabag sa sovereign rights ng Pilipinas. Okay. Okay, marami po salamat. Ito yung masyadong lumalalim na ang gabi ba? Ito po ang huling tanong. Kajoma, ito yung tanong mula sa KMUNCR. Ano po ang inyong masasabi sa kasalukuyang isinusulong praktikal na pakikibaka ng KMU na 100 pesos emergency relief wage increase across the board? Nakabatay po ito sa pagbagsak ng real wages sa halagang 102 pesos na 400 plus na lang. Sa nakabatay din sa pagtaas ng inflation rate na 4.3% na ang tantos ng inflation. Nakabatay din sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin at produktong petrolyo. Bukod sa sahod, ano pa po ang mga pang-ekonomiyang issue na potensyal na puputok at kailangang harapin at tugunan ng kilusang masa? Tama yung one demand ng KMU na kailangan may emergency relief. At yung batayan nila, totoo naman na bumagsak ang mga real wages, pati empleyo, nawawala. Pagkatapos yung inflation, nandyan na. Sa Pilipinas, hindi lang 4.3. Yung mga bagay na pinakakailanganan, yung pinaka-importante yung pangangailangan ng masa, ito, hindi lang 4.3% ng pagtaas ng inflation. At matanda ninyo, itong si Duterte ang sinungaling, sinabi niya primero na may ayuda dahil sa COVID-19. Yung ayuda, walang ayuda. Ano ba? Ibinulusan nila. Ibinulusan din Duterte yung mga kanyang kampon ng militar. Pati barangay council, konti lang na bahagi nila, binalatuhan lang yan. Pero walang nakarating sa mga manggagawa at iba pang mahihirap sa ating bayan, lalo na sa kanayunan. Walang umabot na ayuda. Kaya sa palagay ko, maliit na yung 100 peso emergency relief. All out ako na sumusuporta sa demand for emergency relief. Kailangan to pa rin yung pinangako na ayuda noon at ngayon habang lumulog pa ang kabuhayan, lumulog ha ang perdisyon sa kabuhayan, kailangan ang ayuda at hindi mapupunta ang pera at inuutang doon lang sa mga bulusan nila Duterte, no? At mga niya, alipursos niyang militar. Dapat ano yan, alam niyo paano bumagsak ng mga tyrannical governments. Ang kung talagang matinding issue ay kung pag nagugutom na yung mga tao at yung inflation lumilipad na. Yan ang kwan. Yan ang pinakamatinding manifestasyon ng krisis. At yan ang katotohanan na sisigaw anumang pamumwersa, anumang panlilinlang na gagawin ng mga nasa kapangyarihan. Baliwala na yan yung ang sisigaw na mas malakas pa sa propaganda na magagawa ng mga revolusyonaryo ay yung katotohanan na namamatay na sa gutom ang marami, nawawala ng trabaho. Kaya yan ang issue ng explosive. Kaya yung Duterte, dapat matakot siya na nag-ambisyon na mananatili ang kanyang kapangyarihan lampas pa ng 2022. Kaya yung anak niya o yung dinastiya niya magpapatuloy sa kapangyarihan, luko-luko siya. Aabutan siya. Ngayon pa lang yung problema na sa ekonomiya, pumuputok na.
At saka makita mo, talagang bobo, walang nalalaman siya sa ekonomiya, sa economics. Sabi na nga niya, torpe siya sa economics. Pati naman sa political science, kung saan ako siyang estudyante, parang wala siyang naintindihan sa tinuturo ko. Bobo talaga yan. Ngayon, akala niya, yung may dadaan niya sa importation, panglutas ng pagtaas ng presyo ng bigas, karne. Hindi ba nag-liberalization siya sa bigas? Punyetang yan, Duterte na yan, hindi ba pag hindi mo binili sa tamang presyo yung palay na nalikha ng mga magsasakang Pilipino, ano yan? Yung maapektahan yung produksyon, ang tendensya, tataas ang presyo. Kung mag-angkat ka, nakita naman komersyante na talagang walang mapagkukunan ng Pilipinas ng bigas, patataasin din nila ang presyo ng in-import. Pagkatapos nun sa karne, sabi na, solusyon niya daw mag-import ng murang karne. Gago siya. Saan siya kukuha ng pera? Utang ng utang. Utangero. Utangerong butangero. Hindi niya alam na pag utang ng utang siya, ang problema niya, paano babayaran yung utang. Masisingil siya sa loob ng mga darating na taon at doon siya ba iipit. Yon. Talagang walang nalalaman siya sa economics yan. Papatayin niya yung food production sa Pilipinas, umaasa na laging makakabili ng mura mula sa labas at makakabili sa pamamagitan ng pangutang. So dapat labanan yung butangero na yan, utangero na nagsasadlak sa ekonomiya ng Pilipinas sa kumunoy. Kaya mahalaga yung issue ngayon ng inflation. Yan ang papatay sa rehime ni Duterte. Kung matanda ninyo, itong si Marcos na maluwag pa yung allowance niyang mangutang at nagpapasitak na may infrastructure project siya, inubos niya yung war reparations sa Hapon, pagkatapos kumagat sa mga pautang ng World Bank. Ha? By 1979, humigpit na yung international credit, no? Dahil mismo ang World Bank leadership sinisisi na masyadong maluwag sa pagpapautang. By 1982, may inflation na. Pagkatapos, si Ninoy na halata niya na Ninoy Aquino na halata niya si Marcos. Meron ng diskontento ng tao dahil tumataas ang presyo. So, bumalik 1983, no? Pinatay ni Marcos Aquino. Pinapatay sabay yung crisis. Yung krisis sa ekonomiya at krisis na pampolitika bunga ng mga asasinasyon na Pino. Yung mag-interplay yung economic and political crisis, yan din ang magpapabagsak sa ambisyon ni Duterte o kaya kung ano mang pagsasakatuparan na magagawa niya tungkol sa ambisyon niya na maging pasistang diktador tulad ni Marcos. So, ayun. Take up the economic issues, especially inflation, at yung sobrang pangungutang na sasagutin din ng masang Pilipino, at yung paghahari-hari at pinakamasahol yung pagpatay ng mga tao sa ngalan ng antikomunismo. Basta sinabing ang isang tao ay komunista at pwede nang patayin daw dahil daw terorista. Kaya hindi nila alam, yung ganyang kalokohan, mauwi rin sila, mamamaya sila magpapatayan. Itong mga nasa kapangyarihan, sila mismo magpapatayan kapag napakadaling pumatay dahil lamang sa allegation at yung association by guilt. Kung ikwento ko sa inyo bakit yung inquisition nasira rin dahil nung inumpisan ng mga taong pinipilipit, tinotorture para yung sa pag-iisip na
maluwag, mapaluwag yung pagpapahirap sa kanila. Tinuturo nila yung mga mayayaman at ano, na mayayaman at hanggang mga pari at obispo na silang witch. Ano, tinigil na niya. Ano yun? Yung paglaganap ng pagpatay ay kwan, madaling nang mangyari. Ganyan pa. Ang ginagawa ni Duterte, ginawa niyang kultura at madali ang pagpatay. Mahilig sa salita, slogan na kill, kill, kill. Baka abutin siya ng kill, kill. Manggagaling ang pagpatay sa kanya mula sa sarili niyang hanay. Kapag ngayon, ang mga militar nag-ambisyon, pinapaypayan ni Duterte yung ambisyon na sila ang mamuno sa bansa at pinapalamon niya ng pera itong mga hayop na asungot niyang militar. No? Ang mamaya may mag-ambisyon niya na si, pati si Duterte no, sisipain at pa, baka bibitayin pa nila. Okay, marami pong salamat sa inyong kasagutan, Ka Joma. Naubos na ba yung mga additional question natin? Okay na. May mga komentaryo okay lang. Okay na, no? Hindi nagme-merit na ito. Maraming salamat din. Okay po, pero may, Professor, may mga makukulit na question po dito, no? At isingit lang po natin sa oras. Di dyan po sa Utrecht at sa inyong opisina, bukod po sa pagkakaraoke, ano daw po yung inyong libangan dyan? Eh ano, yung trabaho mismo, masaya eh. Kung gusto mong trabaho. Ang leisurely ako naman eh, yung pag dumadalaw, trabaho yan. At the same time, enjoyable yung pakipagtagpo sa mga kasama at mga kaibigan. Pagkatapos yung pati pagsusulat eh, enjoyable naman eh. Ayun na, napapagaan. Dahil ginagamit ko yung mga yung pagkakaraoke na no relief ano intermission sa pagitan ng pagsusulat. Pero ano, ang gusto kong relaxation na hindi ko ganoon nagagawa yung mga paglalakad man lang. Dapat ano yung gamitin ko ang paglalakad at yun kaya magugustuhan ko basta ma-assure yung akin ano ano ba security pag ako ay nag-exercise sa public place no. Pagkatapos eh, ang nung araw, ang huling ano, pagbabasketball ko, alam niyo hanggang age 60, nagbabasketball ako eh. Pero hindi nagbasketball ngayon ng pagbasketball. Lakad na lang. Ha? Yung juggling at simpleng paglakad, yun ang gusto kong ano, leisure. Bukod sa pag-aawit. No? Tama si Professor, no, dapat nakakita tayo ng kaligayahan sa ating mga pampolitikang gawain. E di, Professor, hindi ko din po kasi mapigilan yung sarili ko na itanong. Di, meron din po akong makulit na katanungan. E di, gusto ko lang po kasing malaman kung sino po yung lokal at international na celebrity na paborito ninyo. Prop. Rinig mo niya? Apo. Pasensya lang sa wakasama. Hindi ko lang din makapigilang maitanong sa kanya. Kung sino ba yung paboritong artista ni Ka Joma? Local o international? Sino ba artist? Yung lokal na paborito mo? Eh, ano, marami kong ano, hinahangaan na celebrity. Ha? Sa iba't ibang field, local o international. Yung siyempre sa kung sa larangan ng politika eh, ang hinahangaan ko mga abogado ng UPL lalo na si Juan Nery Colmenares at si Edro Laria tapos naman sa entertainment napakarami eh, magagaling dyan so kung sa ano man sa mga ano ba babaeng may ganda, ano naman, mga Pilipino eh, mahilig sa mga beauty contest, eh marami. Ha? At di ka nung magbabanggit, baka may magselos, no? Pero yan, hinahangang ko. Kapag, lalo na pag yung beauty, may sinasabi sa mga seryosong issue, ah, babilib ako. At kung aktivista pa,
Ah, may pagka-aktivista o naging aktivista, parang Maita Gomez, no? Yan ang hinahangaan kong ano, duty. Ngayon, ganyan din ang standard ko sa, no, sa mga international celebrity. Yung may mga magagaling umawit, pero mas bilib ako kapag ano, may laman ang inaawit, no? Pero kung minsan, sa katuwaan, kinakanta ko pati mga ano, pati mga love song na wala namang pampulitik ang nilalaman. yung parang ano lang pinagbibigyan ko lang yung pagkilala sa ano naman yung pag-iibigan ng mga magkasintahan ano pero siyempre ang pinakahahangaan ko yung ano yung may laman yung kinakanta. So may iba't ibang tipo ng celebrity na kinakahangaan ko. Okay, hindi na nagbanggit si Kajoma ng pangalan. No? Basta kung sino man yung mahusay sa kanyang piece at merong sinasabi sa politika. Ayun, wala na bang mga katanungan? Sasarado na natin ang ating talakayan. Sige. Maraming salamat sa mga kasama at sa mga individual na nanatiling naging audience ng ating talakayan. At syempre, maraming salamat kay Mong Palatino sa kanyang opening remarks, kay Tads at kay Max. Lalong-lalo na kay Professor Jose Maria Sison. Maraming salamat sa inyong aktibong pagsagot sa aming mga katanungan. E di sa puntong pong ito, no, bilang pagsasara, inaanyayahan ko po ang lahat na mag-unmute para bumati kay Professor Jose Maria Sison. Sabay-sabay ba na sisigaw? Yes. Sige, pangunahan mo, Tad, siyang pagbati. Binati ko na siya kanina at muli, kapatid muli, more power at mahabang mga taon ba sa revolusyonaryong pagkikibaka si Professor Jose Maria Sison. Mahalap na pagbati sa inyong kaarawan. Gusto kong magpahabol, no? Okay po. Gusto kong magpahabol. Doon sa sagot ko sa ano, sa huling tanong, hulang ko lang. Siyempre, ang mga kinakahangaan ko sa Pilipinas ay yung mga revolusyonaryo. Ha? Yes. At ang mga makabayang progresibo. Lahat, lalo na yung mga nasa hanay ng uring manggagawa at magsasaka. Ano? Kinahangaan ko sila. At mga propagandista. Ha? Na nagsusulong sa linya ng pambansang pagpapalaya at demokrasya. Ngayon, kasama na kayo doon sa ano, hinahangaan ko na magaling sa ano 'yon, paglalathala ng katotohanan sa masang Pilipino. Ngayon, pampasalamat sa inyo. Sa pagkakataon na binigay nito para matalakay yung ano bang kahulugan sa aking buhay kano pang magagawa natin para sa ating bayan. Okay po. Prof, may gusto niyo pa po kayong sabihin? Yun na po. Marami pong salamat. Yung iba baka gusto niyo bumati kay Prof. Birthday po. Bali, bilang pagtatapos na rin po, yung susunod po natin yung activity sana ay sa February 28, ang ating magiging paksa ay malapidalismo. Alam ito katotohanan. Yun po yung ating one sa parang GMS po sana. Happy birthday po. Sige. Happy birthday, Professor Sison. Marami pong salamat. Maraming salamat. Okay. Salamat po. Okay. Ending na yung ating kuhan in 5, 4, 3, 2, 1. Salamat po, Kajoma. Salamat po. Okay, salamat. Salamat.